really. Yo mga par, kamusta? Manny Pacquiao binigyan ng malaking sugat si Ugas. At Mayweather nagsiselos kay Canelo. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po ang naging bakbakan kahapon ng dalawang dating kampiyon sa pagitan ni Yordynis Ugas kalaban ng Mexican-American fighter na si Mario Barrios, kung saan mga idol nakuha po ng Cuban boxer ang pangalawang magkasunod na talo nito sa digmaan. Bumagsak ito ng dalawang beses, isa sa round 2 at isa din sa round 12, at may point deduction pa si Ugas dahil makailang beses nito niluwa ang kanyang mouth guard sa laban, kaya natalo ito mga idol via lopsided unanimous decision kay Barrios. Bagamat kahit talo man si Ugas mga idol, marami pa rin ang bumilib sa tapang nito sa laban. Talagang nakipagbakbakan ito ng harapan. Maganda naman sana pinakita ni Ugas sa laban mga idol. Talagang ang problema lang ng dating WBA champion, ang kanyang mata na mabilis sumirado sa mga ilan pa lang ng suntok ng kalaban. At syanta ng mga boxing fans mga idol, ito na daw ang epekto ng punishment na tinanggap nito sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa naging laban nila dati noong 2021. Kung matatandaan nyo mga idol, nanalo po si Ugas via close decision kontra sa Pinoy legend. Pero kahit panalo man mga idol, bukol naman sa mata at pisngi ang inabot ng Cuban boxer sa Pinoy. At marami ang nagsasabi mga idol, ito daw ang dahilan kung bakit naging mahina ang tissue sa bahagi ng mata ni Ugas boy. Kumbaga mga idol, kapag natamaan ng suntok, lulobo ka agad at sisirado ang mata ni Ugas. Kung mapapansin daw natin mga idol, sa naging laban ni Ugas kay Spence, biglang sumirado ka agad ang mata ni Ugas. Not knowing mga idol na jab pa lang ang patama ni Spence dito. At hindi naman kilala si Spence na isang power puncher. At naulit na naman ito mga idol sa laban niya kay Barrios kahapon. Ibig sabihin lang nito mga idol, tinalo man ni Ugas si Boss Manny sa bakbakan, pero binigyan naman siya ng malaking sugat ng Pinoy legend na kahit kailan siya ang magpapahirap sa Cuban boxer. Samantala, matapos nga po pulbusin ni Canelo Alvarez si Charlo sa bakbakan nila kahapon, kung saan parang ginawang amateur lamang ng Mexicano si Charlo nang hindi man lang ito nagbigay ng pahirap sa super middleweight undisputed champion sa laban. At syanta ng mga eksperto mga idol, nababahala daw si Charlo sa lakas ni Canelo. Natatakot siya na matamaan ng sulit na suntok, baka matulog siya sa lona at hindi na magising. Kaya dahil dito mga idol, suggest ng mga boxing experts, mag-isip-isip na daw mga idol ang welterweight undisputed champion na si Terence Crawford sa potential na laban nito kay Canelo. Baka daw kasi mga idol, pagsisihan ito na labanan niya si Canelo sa bakbakan sa ganun ng mga monster shot ni Canelo at base sa laki ng katawan ni Crawford. Baka may UP daw mga idol si Crawford sa bakbakan. Sabi pa nga ni Bob Arum mga idol, sakaling matuloy daw ang laban ni Crawford at Canelo, malamang maglalampaso lang daw si Canelo ng dumi sa ibabaw ng boxing ring. Ibig sabihin nito mga idol, pupulutin lang na parang basura si Crawford dahil wala siyang pag-asang manalo sa Mexican superstar. Samantala, speaking mga idol sa bakbakan ni Canelo at Charlo kahapon, kung saan pinagbunyi ng Mexicano ang kanyang impresibong panalo sa American Fighter, kung saan mga idol, hindi naman po nagpahuli si Mayweather Jr. dito. Nag-agaw eksena kaagad si Floyd sa post-fight interview. Pinaalam lang naman kasi nito mga idol sa isang reporter na siya daw ang tunay na GOAT o greatest boxer of all time sa boxing sports. Kaya dahil dito mga idol, marami tuloy ang nag-react sa mga sinabi ni Floyd na talagang papansin lang ito at nagsiselos ito sa panalo ni Canelo laban ng kanyang bata na si Charlo. You know, I may have had 70 fights, 150 fights, 300 fights. Did I not beat the most world champions? Yes, you did. Okay. Who was the most accurate fighter of all time? You were. So it's basically saying that... The greatest of all time. Okay.